Good morning guys, mga kapiso. Magandang umaga po sa lahat, no? So in this video guys is i-access natin yung admin portal ng ating Piso Wi-Fi na ang gamit po is Wi-Fi ng bayan. So wala nang intro pa. Let's go. So ang unang gagawin natin mga kapiso is dapat nakakonect po tayo sa ating Wi-Fi. So i-open lang yung Wi-Fi ng ating mobile. Ayan, ila Wi-Fi window connected na. And then mag-open po tayo ng browser. Okay. Under the browser, i-type lang ang 10.0.0.1/admin. Then enter. Okay. So dito ilalagay natin yung username na admin at admin.com. Then the password is admin. Ayan. Ang password po natin is admin, yung default na password po ni Wi-Fi ng bayan. So since na change ko na ito guys, no, ito na yung password ko. Ayan, save lang. So ito na yung main dashboard ng ating Wi-Fi ng bayan. So sa dashboard makikita natin yung temperature ng ating board at yung total earnings natin for a day and connected customers at yung ito yung users on post and post. Lahat po na details makikita natin dito, no? Ang RAM, CPU, ayan, at saka ito yung connected users. Ayan. So sa kagandahan ng itong Wi-Fi ng bayan, pwede mong lagyan ng alias. Ayan po. Pwede mong lagyan dito. At makikita mo rin yung remaining time ng iyong mga customers. Ayan. Okay. Then makita mo rin dito yung users on post, users with unused credits. Ayan po. Ito yung main dashboard ng Wi-Fi ng bayan. Okay. So first appearance. Ayan. So dito sa appearance, wala na akong binago dito, no. Kasi hindi ako magaling sa HTML. Ayan po. For the header video, ayan, pwede niyong baguhin dito. Mag-upload lang kayo ng video or pwede ring image. Ayan po. Pero sa akin, nasa default po yung ayan, naka-default po lahat. Wala po akong binago dito. Pero you can choose. Halimbawa, kung gusto nyong baguhin yung portal image ninyo. Okay? Then, for the sound, ayan, ito yung mga sounds. Welcome to Wi-Fi Vendo. Please press the insert money button. For the insert money, you can also change the insert money. So, mag-download lang kayo, no? Then, itong banda nito, yung browse, ayan. Dito nyo i-upload yung MP3 na gusto ninyong MP3 na selected. Welcome sound for the insert sound queen or thank you sound. Ayan, depende na sa inyo. You may now access the internet. Ayan. For the e-load, welcome sound, ito yung purse, bottom sound and digit sound. Ayan. Actually, pwede siya ma-edit. Ito yung kagandahan nito. Okay? So ngayon is for the Wi-Fi rates. Ayan. Actually you can add. Ayan, press lang itong add new kung gusto niyong maglagay ng bagong Wi-Fi rates. Kasi sa akin ito na 'yun. Halimbawa pag may edit lang kayo, halimbawa itong 1 peso, ayan 1 peso na 'yan. Gusto niyong itong 1 peso, gusto niyong 12 minutes, halimbawa ilagay natin na 15 minutes, then i-click lang itong update. Ayan, update din yan. Pag mag-color yellow na, it means na-save na yung ating ginagawang changes. For halimbawa, mag-add kayo ng Wi-Fi rates, click lang itong add. Ayan, then amount, ilagay nyo dito ang amount, yung minutes, at yung post na gusto nyo ilagay. Okay?
So after natin sa Wi-Fi rates is Wi-Fi voucher. Usually itong Wi-Fi voucher is ginagamit natin ito halimbawa pag sira na yung queen slot natin, kasi sometimes nasisira yung queen slot natin, no? At saka yung mga customers natin na gustong mag-avail ng mga 1 month nga ganun. So this time kailangan natin gumamit ng voucher. So how to use or how to create a voucher? Ayan, so i-press lang itong add voucher, this one. Halimbawa mag-create po tayo ng 1 day na vouchers. Tapos ang value po is pagpalagay na lang nating 30. Ayan. Then maglagay po tayo ng quantity. Halimbawa is 2 quantity ang gagawin natin. Then add voucher. Ito na yung mga nagawa nating voucher. So ang gagawin nyo is ito mismo, itong mga code na ito is ito yung ibibigay nyo sa mga customers natin para makapag-avail sila ng ating voucher type na mga oras or internet na voucher type. Okay? And then, so since ito yung use na voucher natin, ayan, makikita din yung mga use na voucher, ito na use na ito, at ito yung unused, yung bagong, ayan, ito yung bagong ginawa natin, unused. Okay, so since tapos na po tayo dito sa voucher, pangalawa is sa sales. Ayan, dito sa sales, dito natin makikita yung sales natin from the start of our machine. Ayan. Ayan, dito po lahat makikita. And then, for the e-load, since hindi na lang natin itakil ito kasi wala din akong e-load. For the charging rates, charging settings, ayan. So, diretso na po tayo sa network. Kasi this is very important, network. So, dapat, at least, ang default niya is 4 Mbps per user. 4 Mbps per upload and download. Then, update. Ayan. And then, dito makikita din natin yung mga network logs natin. Ayan. Network logs. Tapos itong DHCP, ayan o, ang DHCP natin 192.168.1.9. Ito po yung galing sa ating internet or ISP, internet service provider na PLDT po ang gamit ko. So ito yung DHCP na galing sa kanya. Ito yung binigay niya na DHCP. At ito yung 10.0.0.1, ito yung IP address ng ating bindo. Okay? At halimbawa may problema din kayo sa inyong bindo, medyo walang internet o walang internet talaga, you can reset or renew para mapalitan yung DHCP natin. Okay? Kasi sometimes kasi sa DHCP nakakonflict, no? Halimbawa may mga routers na nakalagay, ayan, may conflict sometimes. Then for the block website, you can also block the website na gusto nyong i-block. I-type nyo lang dito yung ano yung website na gusto nyo i-block. http://www.youtube.com. At kung gusto nyo i-block ang YouTube, ayan. So add lang, press add after nyo magawa. Okay? For the port priority, para po ito sa mga gamers natin. Ayan, para may prayo po sila. Ayan. Ito yung default lang na port prayo. Mobile Legends, Steam, PUBG. Ayan. Okay. So since tapos na po tayo dito sa network. For the remote access, ayan. Ito yung the NGROC. So ang gagawin nyo lang is i-copy nyo lang itong ito, then i-paste nyo doon sa NGROC na account ninyo. So you can access this PISO Wi-Fi through online kahit nasa malayo pa kayo using NGROC. Then submit lang. Okay? And then, sana yon. General settings. For the general settings, dito natin makikita yung mga pin. Kung saan nakalagay yung queen slot na GPIO, nasa pin 3. Bill GPIO 7. Ayan yan. Queen high relay. Ayan. You can change. Halimbawa, sira na yung, usually nasisira kasi yung
queen slot GPU natin because of the grounded, no? So you can change it. Ayan. Then submit lang after na may changes. For the other settings, ayan, queen slot enable, voucher enable natin, charging disable kasi wala po tayong charging. Ayan. Aload disable, wala po tayong aload. For the post time, ayan, naka-enable kasi may nakalagay po akong post time na available. Okay. Max freezing insert queen nasa 20. Ayan, submit lang. Next. Admin credentials. Ayan. So dito natin pwedeng ma-change yung username kanina lang. Kasi ito yung username natin at yung password is, ang default password kasi is admin. Pero since na-change na natin yung password, ayan. Kailangan nating i-change ng password, no, para hindi po tayo ma-hack ng mga kapitbahay nating mga marunong din. Okay? And then next, license. Ayan, this is very important, the license. So dapat pag mag-reflash kayo, automatic na 'yan pag same board. Ayan, pero kung bagong gawa po yung piso wifi nyo, so kailangan nyo bumili ng license at dito nyo ilalagay. Ayan, dito nyo ipipaste yung license key nyo. So ang aking system ngayon, ayan, activated na po siya. Okay, so next, system at update. Ayan, so may bagong update po tayo ngayon. Ayan, pwede nating i-update through online. Actually, ngayon ko lang nakita na may update pa pala na 4.0. Ayan, so ngayon, hindi mo na natin i-update, no? So, mamaya na lang. Okay? And then, system reboot and system shutdown. Ayan po. So, every time, sometimes kasi, kailangan nating mag-reboot. Or, kailangan nating i-shutdown. So, i-proper shutdown na lang natin yung ating mga piso wifi, no, para iwas kurap ng ating mga SD card at hindi yung masisira yung mga system na ginagamit natin. Okay, so hopefully this can help you, mga kapiso, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga video natin. Okay, thank you and God bless everyone.